So ayun mga sir, return tayo ng ano natin, CBR150 na version 4. Kasi may issue to dati nung na-remap. Ayan, lumabas yung pinaka heat indicator niya dito sa panel. So as of now, hindi pa siya nawawala. So try namin kung ano yung magagawa namin para mawala to. Tsaka meron siyang pugak. So naka-remap yung ECU nito mga sir. So return lang. So may tuner tayo si Papsaron. Ayan. So gamit niya yung ano natin, MST Pro kaya. So sa mga gustong magpa-retion at magpa-dyno-tune mga sir, meron tayong dyno machine dito mga sir. PM-PM lang kayo sa mga gustong magpa-tune ng inyong mga motor. So ngayon, try namin kung ano yung magagawa. So update na lang tayo maya-maya mga sir kung ano yung kakalabasan. So naka-pipe na to. Nagpalit na tayo ng pipe. R9 na ano, Valencia. So ito yung ating CBR V4 2021 model. So ito lang yung pinaka-issue lang naman mga sir. Yung heat indicator mo lumalabas. So ang gagawin namin umaya is try namin palitan ng ECT dun sa may engine. Tapos yun, dadyno natin umaya mga sir. Dito yung dyno machine natin, ayan. So maya-maya sasalpak natin dyan. So yun mga sir, sa mga gusto magpa-tune, PM-PM lang kaya. Alright, so update na lang mga sir maya-maya. Baklas ko muna yung play rings para mapalitan natin ang ECT sensor. Tapos yung ating bang sensor, ayan. May bang sensor na yan mga sir. So dyan yung sasalpak para mabasa yung ating AFR nitong ating CBR. So yun lang, update na lang maya-maya mga sir. So yun mga sir, na-detect na namin, buti na lang ano, meron tayong MST Pro 100. So nawala na yung ano, ilaw dito sa ating panel, yung heat indicator. So pinasukan natin ng original file. Kasi iba yung file na nailagay dito nung unang nag-remap. So yun, buti na lang at mayroong copy yung ating MST Pro 100 Pro. At yun, ito na yung file mga sir. Papasok niya na. So after nito is back to ano na, stock ECU na yung file niya. Tapos i-remap namin ulit doon na sa dyno. Dyno tune na tayo mga sir. So ayos. So shout out kay Papsaron. Sa mga nais lang magpa-remap mga sir, tapos magpa-retune, then kung ano yung mga possible na sira or kailangan i-diagnose yung inyong mga motors, meron tayo dito ng MST Pro mga sir. Ayan. So PM-PM lang kayo mga sir. Alright, so hintay lang tayo at konti na lang. At mamaya-maya i-remap na namin. Remap ulit. Okay na pap. Going off sa ignition daw. So yun mga sir, wala na siya. Ayan. So about sa pricing mga sir, is ano na lang, PM na lang kayo. Ayos! Yun na mga sir. Dali din! Shout out sa MST Pro, tsaka kay Papsaron. Ayos! So stuck is yun ha, back to normal na yung file. So ngayon nare-remap namin ulit. Si Papsaron ay mag-remap, then tuning na rin sa dyno kasi meron na tong bang sensor, tapos naka-pipe na tayo. So yun na lang. Alright,
maraming maraming salamat sa inyong panonood mga sir. Oo nga no, yung ECT sensoro 56 kanina nasa 62, tapos pag ni-reading namin siya doon is 55 lang. Sana magparehas na sila. Dito 60, alos same lang. Hindi na siya magkalayo. Kanina ang layo, 55 lang, tapos dito 62. So hindi talaga actual. Ang mga malfunction talaga yung ano niya, rating. So yun, shoutout sa MST Pro. Thank you, Papstron. Galing, ang galing. Solid. So, patyon na kayo mga sir. PM lang kayo sa amin. So, rim up na lang maya-maya mga sir. So, yun mga sir. Ano na, re-rim up na ni Papstron yung ano natin. Stock na ECU. Itong ating CBR version 4. Iwan ka na apat na ba? Saan pinakadulo? O, lalagyan ko ng viewer. Tulad niyan, sagad na yan. O, tapos apat. Atras ka ng apat. Hindi, papa dito sa buka. Kasi high RPM na ito, diba? Hanggang saan ka dito? Buo yan hanggang dito. Apat na ba? Hirap sa taas. Pagkakawa pa, apat. Ah, diba? Rim up na tayo mga sir. Pagkatapos nyan, nalagay natin sa dyno para ma-reading natin yung AFR nya. Yan. So mamaya maya na yan mga sir. Rim up muna tayo. So yun mga sir, kung gusto magpa-rim up ng iba't ibang motor, pwede tayo dito mga sir. Pwede tayo ng street tuning at pwede ring dyno tuning mga sir. So PM lang at ilalagay ko yung FB Facebook link sa aking ano, description below. Paki-click na lang mga sir para ma-direct kayo sa amin at para ma-guide namin kayo kung ano yung mga dapat gawin at taga saan kami. Nga pala mga sir, dito lang kami sa ano, Tarlac. So sa mga taga Tarlac dyan na nakapanood nito, is sa mga gusto magpa-dyno, magpa-tuning ng ECU, pa-remap at magpa-diagnose, pa-reset, pwede tayo mga sir. Punta lang kayo dito at PM lang mga sir. So yun lang, at sa mga malalayo naman, pwede naman kayong pumunta dito mga sir. At basta ano, Sabado Linggo open naman kami. Kasi pagka Monday to Friday, Saturday pala nasa ano, kami, Honda Casa. So sa Honda Casa kami nagtatrabaho mga sir. So yun lang, pwede tayo dito pag sa mga malalayo, pa-schedule tayo Sunday, pwede tayo mga sir. Pwede tayong pa-schedule, sabihin nyo lang. PM lang kayo mga sir, yun lang. Alright, so hintayin natin ma-remap muna mga sir. So nire-remap pa. At maya-maya video natin yung pag-dyno para makita natin yung AFR reading. So par kanina noong ni-road test ko to, nag-test ako ng AFR niya na stock ECU. So sa normal na ano, takbuhan natin is yung sagad na AFR niya is 13.2 13.1, tapos yung pagka nakabira naman tayo is nagre-reading din siya ng 13.1 hanggang 13.2. so same lang, so maganda yung reading ng AFR natin, so ayos. So mamaya-maya after ng remap, yun ng ano natin, i-check naman natin kung same pa rin yung reading ng AFR. So alright, so meron na tayong pang sensor mga sir. Ayan. So sa mga magpaparimap pala mga sir, magpapadyno, magpapatuning, is kailangan nyo magpalagay ng bang sensor. Lagay nyo sa pipe, mas maganda nandito banda 12 inches away from doon sa ano, sa pinaka dulo ng ating pipe, may elbow pala. So dapat dito yan, nasa dito lang, 12 inches. So medyo malayo na yun sa akin, kasi dito ko na ipalagay. So okay lang, basta't wag lang masyadong malayo hanggang doon. Dapat dito, okay na to, kayang-kaya na. Pero mas maganda pag dito. Pero kung ano mga sir, kung wala pa ngayon bang sensor, order lang kayo sa Shopee, tapos yung pang universal, tapos pwede naman tayo magpagawa dito sa amin.
Pero kung meron dyan sa inyo na gumagawa ng mga pipe, pwede tayong magpalagay doon sa kanila. Basta hanggang dito lang mga sir, nasa 12 inches away from sa elbow ha. Tapos ipalagay nyo. Tapos yun lang mga sir, ayos na. Pwede na tayong pumunta sa amin para mabilis ang tuning. Kasi kailangan natin ng bang sensor. So yun lang. Ayos. So mamaya maya mga sir, check natin sa dyno. Kaya dyno tuning tayo mamaya after marimap. Right, so yun dito lang yan mga sir sa Tarlac. So share out kay Papsron. Siya yung ating tuner dito mga sir. Alright. So yun mga sir, tayo. Test drive tayo. Street tuning muna tayo mga sir. Check natin yung heifer niya kung ilan yung rating sa gradual saka sa tira. Kung same lang yung rating ng heifer niya. So yun lang mga sir. Wala tayong camera sa mga sir. Hindi nadala. So sabihin ko na lang mamaya kung ilan yung rating natin mga sir. Let's go. So yun mga sir, nag-street tuning tayo sa ating heifer. So ang na-read natin sa gradual is 12.7, tapos dun sa bira is 12.2. So ina-adjust na lang si Ron ngayon para maayos yung timing. So maya maya dyno tayo mga sir. Hey mga sir, isang ulit, isang straight tuning kay para natin. So may update ko yung ulit mga sir kung ano yung paralabasan mga labang tuning na to sa straight tuning mga sir. So yun mga sir, pangatlong na to tuning, test drive natin ulit yung para tapos yung takbo. So kanina pangalawa natin nag 140 plus na sa gradual nya sa fifth gear. So yung fourth gear na lang medyo asikasuhin natin ngayon, tutuning natin. Pero maganda na yung takbo mga sir. Ayos na ayos. So tuning ulit. Tapos test drive natin ulit maya maya. So ayun mga sir, dyno tuning naman tayo. Matapos na yung natin, street tuning. So sa dyno naman. So siyempre tune yan ngayon ni Sir Ron. Ayan o. Arlancel ECU remap. Ayan. So dito lang kayo mga sir, PM lang sa mga gusto mong pa-remap. Then magpa-tune. Meron tayong dyno dito mga sir. Ayan. So nakasalpak na yung CBR natin, version 4 na CBR. Basta mga FI mga sir, pwede dito. So ayan na mga sir, start na dyno tuning mga sir. Tune by Papsron Arlancel na yan. So dito lang yan sa Tarlac mga sir. PM lang kayo, Tarlac lang kami.